Mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo pagdating sa presyo ng bigas. Tuloy pa rin kasi ang pagtaas ito. Umaabot na nga sa 60 pesos o higit pa kada kilo ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ang pinakamura, nasa 42 pesos kada kilo. Yung dating mababa, biglang tumaas pa. Hirap kami makabili ng ano. Kaya kung may isang kalahating kilo na lang. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, 42 hanggang halos 46 pesos kada kilo na average price ng bigas nitong buwan ng Agosto. 9 to 11% na mas mataas kumpara ng parehong panahon ng nakaraang taon. Kaya hindi lang ang mga mamimili, kundi pati nga nagtitinda, umaaray. Mataas daw ang kanilang kuha, kaya mataas din ang benta. Katulad itong deloradong ito, 50 pesos. Dati ito'y 52. Halos ang puhon na ito'y 54 din ngayon, sa panahon ngayon. Kaya maaari, sa susunod na kuha ko, baka 56 yan. Wala pa yan sa Zamboanga, kung saan umabot na daw sa 65 hanggang 70 pesos ang presyo ng bigas. Kaya ang sanggunian pang lungsod, inirerekomenda na ang pagdideklara ng state of calamity. Lean months ngayon, plus the fact na mataas ang presyo ng ating puhunan ng mga magsasaka. And the problem of yung lapses in the decision, the timing of importation. Nitong Mayo, nagangkat ng 500,000 metric tons ang bigas ang NFA, katumbas ng 5 milyong sako mula sa Thailand at Vietnam. Pero naging pautay-utay ang dating ng mga inangkat na bigas. Hanggang ngayon, may mahigit 300,000 sakong hindi pa naibababa mula sa mga barko dahil daw sa maulang panahon. Paano ma-influence yung market kung kukunti lang naman ang iyong nilalabas? Ang iba nga tulad ng sa Albay at sa Zambales, pinasok na ng peste at kinailangan mo nang itigil ang pagbababa ng mga ito. Nadagdag panahon na namang hihintayin bago mailalabas sa merkado. Meron talagang live infestation. So ang ginawa po, pinatigil muna pansamantala yung ating discharging operation para magkaroon ng vessel fumigation. Ibig sabihin po, para ma-contain yung insect infestation para hindi na siya dumami. Ang epekto nito is number of days ulit madidelay. Kasi ititreat mo siya eh. Kaya kapag may murang bigas, nagkukumahog ang mga residente para makakuha ng numero sa mahabang pila sa isang NFA stationary outlet sa Legazpi City, Albay. Mas mura yung binibili dito. Yan ang kumpensa sa palengke. Opo. Mura, barato. Ito okay lang po na pumila kayo ng matagal? Okay lang, basta in order lang ang pilaan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.